Leticia's POV. What should I do? What am I supposed to ask him? Sunod-sunod ko na namang tanong kay Jade. Hagkan mo. Tapos sakupin mo kagad yung nasa gitna ng legs kung big or small. Pag small, bumalik ka na rito. Pero pag big, go na kayo sa room natin. Don't worry, I won't disturb, guys. Nakangising turo na Jade. Inubos ko munang red wine na hawak ko bago ko nalapitan ng lalaki. Hi, I was just curious. Banlag ka ba? Tanong ko sa kanya. Nagpipigil na matawa sa banat line ko. Kumunot ang noon niya pero ngumiti pa rin. Malamang hindi niya man ako naintindihan. No, I'm not. Alex, by the way, do you want to dance with me? He asked. Ang gwapo na. Ang gwapo pa ng boses. Pwede na talaga. Pero nakakagulat na naintindihan niya ako. Pinoy kaya to? Sure, but I'm not good at dancing. Baka mapakan ko lang ang paa mo. Sagot ko bago kinagat ng bahagya ang pangibabang labi ko. He just smiled at me and holds my waist and pulled me closer to his body. Mukhang wala siyang balak na isayaw ako kundi harutin lang. Nang mapatingin ako kay Jade, napakalawak ng ngisi sa bruha habang nakatingin sa amin. Daig niya pang manonood ng movie, popcorn na lang ang kulang. Tell me, kanina ka pa nakatingin sa akin. Do you want to get under my shirt? I ask him. Wala nang paligoy-ligoy pa. Willing naman ako makipagharutan sa kanya eh. I like you. Sagot niya bag mumulong sa tenga ko. In my room or yours? Tanong niya at bahagyang ginawa na ng hagkan ang balikat ko na sadyang nga namang nagpataas ang balahibo ko. Naparunok din ako at hindi alam ko anong isasagot. I breathe in, then smile. What is your room number? Susunod ako. Pabulong ko rin sagot sa kanya. Sinabi niya naman kaya lang di ko masyadong naintindihan ang huli dahil bigla niya akong hinagkan sa labi. I will wait for you. Giit niya pa at saka ako iniwan. Kagad akong bumalik kay Jade upang magtanong kung ano na naman ang dapat kong gawin. Hagkan mo agad pagkatuloy na pagkatuloy mo sa room niya. Bali walang turo sa akin ni Jade na tinanguan ko na lang. Nagpaalam na rin ako kagad sa kanya para makipagharutan na kahit na nga ba hindi ako sigurado kung kaya ko ba. Naglakad ako kaagad pupunta sa sinabing room ni Alex. Bahala na, ngayon lang naman. Bulong ko sa sarili ko habang binabaybay ang daan papunta sa room niya. Medyo may kadiliman na rin at malamig na ang hangin. Ganito siguro talaga sa isla, nag-iiba ang klima. Nang makita kong kaisa-isang modern ni pahat sa dulo, bigla akong kinabahan. Diyos me, kaya ko ba? Sigurado na ba talaga ako? Di bali, gwapo naman siya eh. Hindi na masama. Giit ko bago kumatok na nga sa pinto ng room niya. Wait, nandiyan na. Dinig kong sigaw niya. Pari na rin ang yapak niyang papalapit sa pinto. Sabi ni Jade, hagkan ko agad, tas bahala na kung saan kami humantong. Yeah, that's it. Kami, hindi niya na natapos pa ang sasabihin niya dahil kaagad ko nga siyang hinagkan at tinulad na rin papunta sa loob. Sa kabiglaan na napahawak siya sa bewang ko upang hindi kami matumbang dalawa. Hindi rin siya kaagad tumugon sa akin, kaya naman napahinto ako upang tingnan siya. But to my horror, hindi siyang lalaki na kilala ko sa bar. OMG! Paano napunta tong hambog na to rito? Nice to see you again, kid. Nakangiting body niya sa akin bago umigpit ang pagkakahawak niya sa bewang ko. Steve, what are you doing here? Nagtatakang tanong ko habang sumusulyap-sulyap sa loob ng room niya. Hindi ba't dapat akong magtanong yan sa'yo? He said, hiding his smile. Ayan na naman ang pangiting-ngiti niya. Kapag ako talaga hindi nakapagpigil, sa kanya ko nalang isusuko ang bandila ng Pilipinas na hinaluan ng Italy. I think you're in the wrong room. Patanong kong sagot. Unti-unting kinakabahan sa klase ng titig na ginagawad niya sa akin. Bakit pa pakiramdam ko may dilubyong magaganap dahil sa uri ng pagtitig niya? Really? Baka naman ikaw ang mali ng kwartong pinuntahan. Imagine my shock when I opened the door and I saw you. Pero mas kinagulat ko kapag kinagan mo ko. Sabi niya sa akin saka ngumisi. Hindi naman araw-araw may hahagan ako pagbukas ko ng pinto. Giit niya pa. Pakiramdam ko na may nag-init ang tenga ko nang dahil doon. Puisit naman kasi si Jade. Wala na ba siyang ibang teknik na po pwedeng ituro sa akin bukod sa agarang sunggab? Well, I did not mean... I already teach you how to kiss properly, right? I thought you're a fast learner. Sunod-sunod niyang tanong. Di ko na rin na ituloy pa ang pagpapaliwanag ko sa kanya. Pero bakit pa ba ako magpapaliwanag? Required ba talagang magpaliwanag ako sa kanya? Eh hindi ko naman sa jawa ah. Akala ko dito ang room ni ano? You mean, may katagpo ka?
Muli niya na namang tanong. At ikaw pa talaga ang pupunta sa room niya, ha? Nakayoko na lang ako dahil doon. Bakit ba kasi ang dami niyang tanong? Ano bang pakialam niya? Tsaka bakit parang galit? Eh ang possessive naman pala ng tito kong to. Natawa tuloy ako sa kaisipang yon. Did you reach your climax already? Bigla ako natingilan at kunot noong napatingin sa kanya. Like, what is he talking about? Kumakangiti ka kasi. Parang kumakiliti sa'yo sa ano mo? Aniya pa na sadyangan namang nagpaawang ng labi ko. What the? Alam mo ikaw? Pasmado talaga yung bibig mo. Ang haras! Singhal ko sa kanya. Sa pagkakataong to, siya naman ang dumawa bago hinawakan ako sa kamay at hinina na papunta sa tinutuloyan niya. Welcome to my pad. Feel at home? He told me then went to his bar counter. In fairness, ang gara ng pad niya, ha? Anyway, who brought you here? I mean, did someone invite you or something? Maya-maya itanong niya. Hawak ang wine sa isa niyang kamay at dalawang baso naman sa kabila. Imbes na sa couch ako umupo, sa mismong countertop ako umupo at nagdekwatro. Tumaas ang kilay niya pero kalaunay napailing na lamang dahil sa kagagahan ko. My friend invited me here. Libre daw. Sino ba naman ako para tumanggi, right? Baliwalang sagot ko sa kanya bago inisang lagok ang wine na inabot niya. Boyfriend mo ba yung katatagpuin mo? Bigla niyang tanong dahilan upang masamid ako. Pakiramdam ko, kinulang ako ng hangin sa katawan nang dahil sa tanong niya yon. Kapag ako talaga ay nawala ng maaga dahil sa kanya, kahit sa huling hantungan niya, hindi ko talaga siya patatahimikin. No, kaharutan lang. I just met him sa music bar. Baliwalang sagot ko na makabawi ka uubo. Kaharutan? Tapos pupuntahan mo sa room niya? Then what? Sunod-sunod niya pang tanong. Ano bang trip nito sa buhay? Kung may balak siyang magtanong na magtanong, bakit hindi lang siya maging host ng istasyon? Pero sige, pagbibigyan ko siya. Sasagutin ko ang lahat ng itatanong niya. Then, magsasalo kami. Any problem with that? Sabi ni Jade, dapat tahawakan kong bukol niya para malaman kung malaki or maliit. Since hindi ko nagawain ko agad, I will see for myself na lang. Kinindatan ko siya pagkatapos nun. Akala niya yata mahihiya akong sabihin yun sa kanya, ha? Pwes, mali ang akala niya. So, you want a big pet? He asked again. I just nodded him then drank another glass of wine. Have you seen one? That caught me off guard dahil hindi pa ako nakakakita ng ganon sa buong buhay ko, peste. Bakit? Ipapangalandakan ko sa kanya na perhen pa ako. It's up to him kung maniniwala siya o hindi. Pero yan namang itry, di ako tatanggi. Tsos! Baby, I don't want to scare you so better leave it that way. Lumisi siya. Palaban din talaga ang tito ko. Are you telling me that you have a big pet? Muli kong tanong bagong umisi. Baka naman sausage lang yan. Pang-asar ko pa nang inisihan niya lamang. Size does not matter but mine is enough to make you stay in bed for a week. He assures me. Yabang. E di siya na. Anyway, it's dark already. Would you mind walking with me to my pad? Nananantsa kong tanong sa kanya. Sa totoo lang natatakot akong maglakad. Lalo na kung madilim. Tapos narito pa kami sa island ngayon. Baka mamaya may makasalubong akong kapre habang naglalakad pabalik sa room namin ni Jade. Why? Are you afraid of the dark? He asked curiously. Napayoko na lang ako. Starting to feel shy already. It's just, I can't. Beautiful memories happen when it's dark. Remember that? Putol niya sa akin. Bigla niya rin akong hinawakan sa bewang. Bali walang binuhat upang ibaba mula sa countertop. Anyway, what are you doing here? Are you invited here too? Who's with you? Girlfriend or maybe wife? Sunod-sunod kong tanong sa kanya. Di naman sa interesado ko sa buhay niya. Baka lang kasi bigla na lang may nabunot sa akin dito kapag nakitang kasama niya ako. He stared at me seriously and then smirked. No baby, I am not invited by someone here. I don't have a girlfriend or wife either. Just me. Why? Do you want to stay with me here? Nakangising tanong niya. Hindi ako sigurado kung anong pinupunto niya at kung may iba pa bang dahilan sa likod ng pag-isi niya. Hinawakan kong balikat niya at saka nilibot ang mga braso ko sa bewang niya. Maybe yes, maybe no. Panggagaya ko sa sagot niya sa akin dati. Hindi lang yata siyang marunong maakit. Aba, syempre, ako rin. Expert ako rondel sa pangmalakas ang turo ni Jade. Let's go. I will send you to your room. Pabulong niyang sabi. He sounds sexy. Hindi ko maiwasang hagkan siya kaagad. Bahala na ako nung isipin niya sa akin. Ang mahalaga, mahagkan ko siya ngayon. Sinuklian niya ang hagkan ko. Dilikit pa niya ako sa pader habang magkahinang ang labi namin.
He did not touch me or hold me after that. Instead, I was the one who's holding him. Parang ako pang lumabas na sabik. Sabakay, ako naman talaga. That's enough for now. You already learned a lot from me. Tara na. I will send you to your room. Ligtas ka noon? Sabi niya sa akin habang nakahilig ang noon niya sa noo ko. Narinig ko rin siyang bumuntong hininga. Parang pinipigilan niya ang sarili niya. No thanks, dito ako matutulog. Kasama mo. Bulong ko. Wala ka namang gagawing masama sa akin, di ba? I also felt dizzy and a bit sleepy. Giit ko pa bago sinandal ang noo sa balikat niya. Hindi ko na rin talaga kaya dahil mabigat na ang mata ko at nakakaramdam na ng hilo. Malamang tumatalab na sa akin ang ininom naming wine. Hindi naman ganon kataas ang alcohol tolerance ko. Sadyang pasaway lamang ako. You're in trouble, kid. Do not do this to others. They will take advantage of you. Sagot niya bago ko pinangkop bridal style. Pansin niya siguro nakapikit na ako. Leticia. Leticia Mondes. That's my name and I'm not a kid anymore. I whispered again before I closed my eyes and slipped into his arms. Sa kabilang banda, di pa ganon kaliwanag, tumayo na ako, dahan-dahang lumabas ng silid. Sa umpisa na ni bago tagtaka pa ako kung nasan ba ako, ngunit nang makita kong likod na nakadapang lalaki sa couch, nanumbalik sa alaala ko ang kagagahan ko kagabi. Hala, kawawa naman ang isang to, bakit hindi siya tumabi sa akin? Mabango naman ako ha, behave at maganda pang katabi. Nagtataka kong bulong sa sarili. Lumuhod ako sa gawi ko sa nakarap ang napakaamon niyang mukha. He looks like an angel when he was sleeping, but when he was awake, his devilishly smile made me tremble to death. I am looking for kaharutan, someone who can make me feel kilig even in his most awe way. Tell me, ikaw na ba yon? I ask him even if I know that he won't answer my question. Tumayo ako at nagsulat ng sulat sa sticky note na nakita ko at nilagay sa noo niya. Naglagay ng lipstick sa labi, hinagka ng sticky note na nakadikit sa noo niya bagong ngising-ngising lumabas na. Wala akong may babalitang chika kay Jade pagdating ko sa room, but that's okay. At least hindi ko na isuko ang perlas ng sarilangan sa hindi naman deserving na lalaki. Mabuti na lang din at sa pad ni Steve ako napadpad. Kung hindi, lagot ang perlas ko. Baka hindi pa ako na-satisfied sa performance ng kaharutan ko. Hey, how's your performance? Jade asked me as I entered our room. She was busy eating breakfast without waiting for me. Ang bruhang to, na hindi man lang yata naisip na kasama niya ako. Have you had a good night's sleep? Have you lost your V-card already? Sunod-sunod niya pang tanong. Umupo ako sa tabi niya at kumagat ng pancake niya. Humigop din ako sa kape niya bago ko siya sinagot. Malapit na, sabi ko sa kanya na may halong pagtataka. Oo, muntik na ako mawala ng V-card. Kung papayagan lang ako ni Steve, dahagan pa siya. Gising na ba siya? Kumain na rin ba siya ng almusal? O baka nandun pa siya natutulog na parang mapang-akit na sangkol sa sofa? Napangiti ako sa isipin yon. Malapit na? Sigaw ni Jade para matakpan ko agad ang tenga ko. Muntik lang? But you smile like a cat just being fed by her owner? Maarteng giit niya pa. Napairap ako at tumayo para maligo na muna. Pakiramdam ko yun ang lalagit ako at maasim-asim na rin. Hey, I'm still talking to you. Nagsalo ba kayo ni Mr. Handsome Guy with the macho body last night? Dinig ko pa rin sigaw ni Jade. Hindi talaga titigil ang bruhang yan hanggat hindi nakukuha ang gusto. Leticia, come back here! Tili niya pa, habang ako na may tatawa-tawa na lamang. Kapag marites talagang isang tao, hindi talaga matatahimik, ano? Patunay doon sa Jade, kaya nga hindi ko rin alam kung paano kami naging magkasundo ng bruhang yon. I get the spare robe inside the closet. I also prepared my two-piece black bikini swimsuit for my outfit of the day, then went inside the bathroom. This island was amazingly beautiful indeed. I wonder what's my fiancé doing here except having a meeting with his investors? Investor din kaya siya dito? Does he have share? Meron din kaya siyang sariling pad dito? Oh well, bakit ko ba siya pinagkakabalang isipin pa? Di naman siya importante. What the? Gulat kong sigaw nang maramdaman ko ang lamig ng tubig mula sa shower. Daig ko pang binuhusan ng nagyayelong tubig. Hindi ba usong heater dito? Pabulong kong tanong sa sarili ko bago kinalikot ng kung ano-anong nakikita ko sa pader. But to my horror, lalo yatang lumalamig ang tubig. The island was eating sira without even knowing that they were eaten. Nagmamaktol, nagit ko pa. Naghilamos na lamang ako, brush ng ngipin at nagpalit ng pang-swimming. Gustoin kong maligo muna sana, hindi ko na rin tinangkapa. Mamaya na lang siguro total magsaswimming naman ako.
How's the water? Isn't it cold? Sorry, I did not tell you agad. You did not even ask din naman kasi eh. Maarteng bungad ulit sa akin ni Jade. Narinig niya sigurong pagmumura ko kanina. Kung di ko lang talaga mahal ang kaibigan kong to, masasabunutan ko talaga. Karmahin ka sana. Napairap na lang ako bago siya hinila patayo. Where are we going? Maliligo, malamang. Why did we go here ba? What's your plan? Kumain lang ng kumain? Gosh, Jade, your boyfriend might find another girl if you look like Peppa Pig. Walang patid kong giit sa kanya. Wala kasi siyang ibang ginawa kundi kumain ng kumain. Magmumukha siyang balyena sakali mang tumaba na naman siya. Tapos ako ulit bubulabugin niya para mag-exercise hanggang matunaw lahat ng fats niya at ikawawala ko naman ng maaga. Well, kanina pa ako nakabinikini. For your information lang naman. Tara na, let's find some hot daddy here. Tumaas ang kilay ko sa sinabi niyang yon. Mukhang may di sinasabi sa akin ang magaling kong kaibigan. Feel ko lang naman. Look how breathtakingly beautiful this island was. And we were staying here for free. Ang swerte natin, no? Nakaangiting sambit niya. Nilalasap pa ang kagandahan ng buong isla. Maganda naman talaga. Pero sa tulad kong city is life, hindi yata talaga ako tatagal dito. Ikatutuwa ko lang siguro ang nagagwapuhang lalaki na nakikita ko rito. Pero hindi pa rin ako makakatagal na isang linggo rito kung sakali. We did swim till our hearts content. Para din kaming bata ni Jade na gumawa pa ng sandcastle. May mga nakatingin sa amin at may mga nagtatanong na mga pangalan namin. Tinatanong pa nga ako kung gusto kong makipag-date sa kanila. Sorry, hindi naghahanap ng date ang kaibigan ko dito. She's looking for kaharutan, the one who has a big di- Kagad kong tinakpan ang bibig ni Jade na baliwalang ilahan niyon sa isang lalaking lumapit sa amin. Hey, I'm sorry but I'm not in the mood right now. Ako din ang kusang humingi ng paumanhin. Sayang, may itsura pa naman siya. Sadyang wala pa talaga ako sa mood makipagharutan ngayon. Gosh, why did you turn him down? Can't you see how gawpo he was? Sunod-sunod niyang tanong sa akin na kinirap ko na lamang. Tara na, mag-sunbathing muna tayo. It's too early para humarot, Jade. Ani ko bago tumayo at nauna na sa umbrella namin. Walang pakialam na dumupo ako sa nilatag kong towel at ipinikit ang mata. Ngunit nang nagpaalam sa akin si Jade na bibili ng drinks, muli akong dumilat. Nakalimutan ko rin magpahid ng lotion sa kanya. Kaya naman nagsulat na lang ako sa buhangin na malapit sa akin. Can you please put some lotion on my back? Thank you. Sana lang talaga'y merong ganito ang pusong makabasa nun. Bulong ko bago maling pumikit. I was planning to take a nap for a while but I did not expect to fall asleep. But when I felt someone gently massaging my back down to my waist, I was shocked. Napabalik was ako tatayo sana nang marinig kong pamilyar na boses na siyang humahagod sa likuran ko. If you're looking for kaharutan, baby, ang kailangan mo lang gawin kumatok sa pintuan ko. Hagkan ako tulad ng ginawa mo kagabi. Steve? OMG, what are you doing here again? Umayos ako ng upo at humarap sa kanya. Nagtataka, eh sa dami ba naman ng tao rito? Bakit tong bugok na to na naman ang nandito sa tabi ko? Is it what we call destiny? Ang harot? I was supposed to ask you the same question. Anaya at saka ngumiti. Naku-curious ako kaya tinitigan ko pa siya na matagal hanggang narinig ko siyang humagikik. Ang cute naman ang halakhak niya. Baka naman matunaw na ako niyan katititig mo. Anayang nakapagpabalik sa katinoan ko. Nakakahiya? Kanina pa natulala lang isang Leticia Montes nang dahil sa lalaki? Definitely today lang. I was just curious. Pagdadahilan ko. Siya namang tumitig sa akin. Seryosong mukha at naghihintay ng sunod na sasabihin ko. Naligo ka na ba? Do you want to swim with me? Napansin ko pang bahagyang pagtaas ng sulok ng labi niya. It's more like ngisi than a smile. Am I right? Nakakaloka. I can't read him. Marunong ka bang lumangoy? He asked back. Anong tingin niya sa akin? Well, I'm 50% maganda, 50% sexy, but still, I can do what a man can do too. No, I lied, smirking, trying to hide my smile. Just teach me na lang. Total naman, you were expert sa pagtuturo. I once became the representative of the school that I attended in senior high. Masyado lang stricto si daddy na ultimo legs ko yata, ayaw ipakita. But look at me now, kulang na lang ibalandra ko ang katawan ko dahil sa mga kasuotang meron ako. Wala rin naman silang nagawa. Singtigas ba naman ng batong bahay ang bungo ko eh? Change your swimsuit first. Sagot niya bago ko pinasadahan ng mapanuring tingin. Hindi ako nahihiya dahil wala akong dapat ikahiya sa katawan ko. Sadyang nakaka-intimidate lang ang klase ng titig niya. He has this aura na parang pati kaluluwa ko ay nakikita niya na.
We were on the island, with the ocean, trees and everything. And it's normal for me to wear a bikini whenever I wanted to swim, right? I rolled my eyes at him as I said that. Gano'n ba ka-conservative ang isang to? Di naman siya mukhang birhen sa paningin ko, pero kung umasta, kala mo walang nasaluhan ni isa? Yes, I know. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Walang kahihiyang pinagmasdan ng aking katawan. Pero parang total distraction ka. Baka may madistract tuwing titingnan ka. Baka malunod pa? I smiled seductively and gave him a meaningful look. Bahagyang lumiyad at tinukod ang kamay sa likuran ko para di tuluyang mapahiya. Ang harot ko talaga. If Jade sees me now, malamang tatawanan ako noon. How about you, Daddy? Are you distracted whenever you look at me? You might get drowned. Kasama mo ko? Sunod-sunod kong tanong sa kanya. And yes, Daddy ang tawag ko para sa rin siya ng slide. What did you call me? Daddy? Patanong kong sagot bago baliwalang tinitigan ang harap ng Hawaiian short niya. I am not your father, for goodness. Nagmumukha akong matanda sa katawa-tawag mo sa akin ng Daddy. Saka ayaw kitang maging anak. Anakan, pwede pa? My lips parted a bit before it formed O. You are always calling me baby, so I will call you Daddy. Told ya, I'm not a kid anymore. Tumayo ako at naglakad punta sa dagat. Kung kanina di pa ganun katindi init ng araw, ngayon napakasakit talaga sa balat. Daig ko pang naglakad sa impyerno bago marating ang dagat, pwisit. Nagsisisi tuloy ako na mag-swimming ng gantong oras. Not so fast, baby. Napatali ako nang dahil sa bigla ang paghigit ni Steve sa bewang ko at pinasaan na parang isang sakong bigas. Put me down, Steve. What the? Peste ka, I swear I will kill. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil inihagis ako ng walang ya sa dagat. Kahit na nga ba medyo mababaw pa, ay nakainom pa rin ako ng tubig alat. Nalagyan pa nga yata ang tenga ko eh. Nanilisik ang matang tinitigan ko siya matapos makabawi sa kaubo. Peste ka, that's not even funny. I was about to walk away but he pulled me to his body and let us fall on the sea. Mas lalo nadagdagan ang inis na nararamdaman ko, lalo pa na marinig kong nagkalutong niyang tawa. Ano bang trip niya sa buhay? Sabi ko ang samahan niya ako maligo, hindi ko sinabing wrestlingin niya ako dito sa dagat. Buisit? Kapag napatid ang strap ng bikini ko sa kagagawan mo, sinasabi ko sa'yo, magla-live ako rito at sisigaw ako ng saklolo, may isang pogi na gusto kong gawa ng masama. Pananakot ko na muli niyang tinawanan. Sorry na, ang cute mo kasing asa rin eh. Lumalaki ang butas ng ilong mo at nagiging kamukha mo yung aso kong bulldog. Mas lalong uminit ang dugo ko nang dahil doon. How dare him compare me to his bulldog, the dog? Che, leave me alone. Ang pangit mong katatso. I was about to shout at him again. Ngunit muli na naman akong nabahing. Halos hinaplos niya naman ang likod ko at hinila pabalik sa pampang. If I get sick, kasalanan mo. I told you magpalit ka ng damit. Kakarampot at tere lang suot mo eh. Where is your room? Nagtatakang napahinto ako dahilan para mahipinturan siya. Why are you asking for my room? Don't tell me you wanted to bed me after what you did. Kunot noong tanong ko. Iahatid kita para makapagpahinga ka. Namumula din ang balat mo. You take some medicine so you don't get cold. Natigilan ako dahil doon. Hindi ko inaasahan na sasabihin niya. Marunong naman palang magpakilig ang isang to. Sa bagay, he always makes me feel kilig naman whenever we meet accidentally. Naglakad kami papunta sa room namin ni Jade. Malapit lang kaya mabilis kaming nakarating. Gusto ko man siyang ayaing tumuloy sa room namin, bigla ako nakaramdam ng hiya. Lalo pa nang bumungad si Jade sa amin na may nanunoksong ngiti. Iniwan niya rin kami kagad ni Steve. Nang hindi siya nagsasalita, nagpa siya akong tumuloy sa loob. Ngunit bago ako tumalikod, hinila niya ako at ginawaran ng mabilis na hagkan sa labi. Bagyaring pinisil ang pisiko bago tumalikod at naglakad na papalayo. Just what happened? Hinagkan niya ako. Did I like it? Inawakan ko rin ang pisngi kong pinisil niya, ngunit ganun na lamang ang gulat ko na may nakadikit doon at may sulat pa. Namabasa ko nakalagay doon, napatili na lang ako sa sobrang pikon. No, I am not distracted by you. Ang iyong hinaharap mukhang nakakaakit, pero yun ay masyadong maliit para sa akin. Higit sa lahat, ayoko ng birhen, baka umiyak lang. Pinagpupunit ko ang sticky note na dinikit niya sa pisngi ko, at walang pakialam na inihagis yon bago tumuloy sa loob ng room namin ni Jane. May araw din sa akin. Ang maharot na Steve na yon, makikita niya. Sa kabilang banda, who's that Mr. Macho Man? Jade asked me as I entered the room. I rolled my eyes because of that. Halatang type niya si Steve. Nothing. Just a random guy I met there. Iniwan mo kasi ako kanina eh. Sagot ko at inirapan ko siya.
Sabi niya kasi bibili lang ng drinks tapos di na bumalik. Sorry, Beshi, ha? I got hypnotized kasi sa guy na nakita ko rin kanina. He's so guapo. Hindi ko alam kung malaki yung tinatago niya. Mukhang iniimagine niya ang itsura ng nasa baba noong lalaking tinutukoy niya. Kung may kurso about sa tinatago, malamang si Jade lagi may mataas na grade. Baka nga summa cum laude pang lukarit. Uuwi na tayo bukas? I ask. Naiinip na kasi ako rito. Tsaka di talaga ako tatagal sa gantong lugar. I badly want to party na. Yes, maaga tayong uuwi. Sasabay kasi tayo sa private plane ng may-ari ng island. Nanlaki ang mata ko sa sinabi nga ni Jade. Paano kung makasabay ko ang fiancé ko doon sa sinasabi niyang private plane? OMG, hindi pwede. Jade, wala ba tayong ibang pwede masakyan pabalik maliban doon? Muli kong tanong sa kanya. Di ako pwedeng sumakay doon. Ayoko. Isa pa, kinakabahan ako. Tayo lang naman ang sasakay doon, di ba? Kung tayo lang, okay lang sa akin. Pero kung may kasamang iba, pwedeng wag na lang. Giit ko pa. Leticia, dear, kung ang iniisip mo ay ang fiancé mo, don't worry. Hindi natin yun makakasama. Isa pa, kilala ka ba niya? Sa dinami-rami ng tao dito sa isla, baka hindi man lang kayo magkita noon, no? O kaya naman, nakita na kayo, hindi nyo lang alam. Huwag ka masyadong OA. You pa ba? Mahabang salaysay niya naman. Sa bagay, may punta siya. Tsaka bakit nga ba ako umiiwas? Ganda ko lang para mahiya o kabahan sa Ponso Pilatong yon. You know what? Akala ko face na nga meron ka. You have your brain din pala. I love you. Nakangiting sambit ko na lang bago pumasok ng silid namin upang magbanlaw. It took me just 1 hour to take a bath. After that, I put on some makeup and wore a comfortable dress. Jade and I decided to eat in a fine dining restaurant here, also in Buenaventura Resort.